Let's open our Bible in the book of John. John chapter 8. John chapter 8, verse, umpisa natin sa verse 1 hanggang verse 11. So ganito po yung pagkakasabi. Nasumpungan na ba natin mga kapatid? Kitang-kita naman. In John chapter 8, verse 1, Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they say, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? And verse 11, she said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Praise God. So ako po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon na may pinagamagatang the God of Second Chance. Kamayan mo ang iyong katabi at malaya na po kayong makaupo. Praise God. I would like to compliment first yung ating mga music team. Talagang ang ganda ng tugtugan lagi every Sunday. Di ba? Palaging may party. Palakpakan naman natin ng ating mga worship team. Praise the Lord. Sa kung meron kayong mga barkada dyan na mahilig gumimik, no? Na sabi, yayain nyo sila sa Sunday. Gimik tayo, may party doon sa pupuntahan natin. Amen. Dalhin nyo sa church at dito tayo magpa-party. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Praise God. So, the God of Second Chance. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagtataglay ng natatanging kaparaanan ng pagsasalaysay. At kung babasahin natin mabuti yung Book of John, pumili lamang siya ng mga kaganapan na hindi binanggit ng ibang Gospels. Gumamit siya ng mga partikular na insidente upang malinaw na maihayag kung sino nga ba si Hesukristo sa mata ng pananampalataya. No? At nais niyang ipaalam sa kanyang mambabasa na si Jesus ay hindi ordinaryong tao. In John chapter 6 verse 35, Jesus is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay at ang sino mang sumunod sa kanya ay hindi na magugutom kailanman. In John chapter 8 verse 12, Jesus is the light of the world and siya ang ilaw ng sanlibutan. Sino mang sumunod sa kanya ay hindi na lalakad kailanman sa kadiliman. John chapter 10 verse 9, Jesus is the door. Siya ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ni Kristo ay maliligtas. John 10, 11, Jesus is the shepherd. Siya ang mabuting pastol at inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. John 11, 25, Jesus Christ is the resurrection and the life. Ang sinumang sumasampalataya sa kanya, bagamat siya ay mamamatay, siya ay muling mabubuhay. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the life, Jesus is the vine, Jesus is the word. At yung kwento na ating binasa, hallelujah, dito sa John chapter 8, Jesus is the God of second chance. Gaya ng ibang tagpo, si Jesus ay muling nagtuturo sa templo, kakatapos lang that time ng Feast of Tabernacle, kung kaya't marami pa rin tao ang natira doon sa Jerusalem.
At dahil si Jesus ay hindi ordinaryong guro, no? Marami ang nagiging interesado sa kanya, siya ay nagtuturo ng mayroong authority. Kung kaya't maraming tao ang nakapalibot sa kanya at nakikinig. At habang siya ay nagtuturo, dumating ang mga iskriba at mga pariseo na may dalang isang babae na nahuli sa pangangalo niya. Marahil kinakaladkad nila ito, guguyo rin da, no? At sa pilitang hinihila at iniharap nila sa publiko, sa maraming tao at kanilang pinangangalandakan, sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pangangalo niya. At ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano ang masasabi mo? What sayest thou, Jesus?" At itinanong nila iyon upang subukin siya nang may maiparatang sila laban sa kanya. So yun pala yung kanilang rason. Mayroon silang ibang motibo kung bakit nila hinuli ang babaeng ito at iniharap sa publiko, iniharap kay Jesus Christ. Wala talaga sa loob nila ang matapat na paninindigan laban sa kasalanan. Sa katunayan, sa katapusan ng kwento, makikita natin, no, na ang mga pareseyong ito ay mga makasalanan din katulad ng babae. Subalit gusto nilang subukin si Jesus. And what kind of test? During those time, stoning, ang pagbato ay hindi na ipinapatupad dahil ang Israel ay nasa ilalim ng Roman government. Ang isang individual ay hindi pinapayagang mambato, pati na rin yung mga religious authorities ay hindi pinapayagang gumawa ng sarili nilang hatol bagkos ang kailangan sila ay kailangang dumaan sa legal na proseso at ang hatol ay kailangang aprobado ng Roman government. In other words, sinusubok nila si Jesus dahil kapag sinabi niya na sige, huwag niyo siyang batuhin, hindi yan naayon sa batas ng Romano, din sasabihin nila, kung ganon, lumalabag ka sa salita ng Diyos sapagkat ang sabi sa batas ni Moses, ang sino mang nagkasala ng pangangalo niya, dapat patayin. Kapag sinabi ni Jesus Christ, sige, batuhin niyo siya, yan ang nakasulat sa batas ni Moses, din sasabihin nila, kung ganon, lumalabag ka sa mga batas ng Romano at tatawagin nila ang mga sundalo at siya ipapa-aresto. Kapag sinabi niya na huwag niyo siyang batuhin, sasabihin nila na siya ay lumalabag kay Moses. Kapag sinabi niya na sige, batuhin niyo siya, sasabihin nila na siya ay lumalabag sa gobyerno. So kahit anong isagot niya, mahuhuli siya sa kanilang patibong. Yun ang inaakala nila. Hindi nila alam na ang grasya ng Diyos ay laging humahanap ng daan. Ang grasya ng Diyos ay hindi limitado sa batas ng tao. Ang grasya ng Diyos ay laging gumagawa ng paraan sa anumang hadlang na gawa ng tao. Walang limitasyon sa grasya ng Diyos. Walang pwedeng humadlang sa grasya ng Panginoon. Walang makapipigil sa kamangha-manghang grasya ng ating makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Walang malaking kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Walang mahirap na sitwasyon na hindi niya kayang lutasin. Walang legal na balakid na hindi niya kayang ayusin. Subalit gagawin niya ang lahat upang tuparin ang kanyang pinakamataas na layunin. At ang kanyang pinakamataas na layunin ay ang pag-ibig. Ang kanyang pinakamataas na layunin ay ang pagpapatawad. Ang kanyang pinakamataas na layunin ay ang kaligtasan. Anuman ang kalagayan mo ngayon, the God of second chance is here today. Anuman ang nagawa mong pagkakamali, kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa, Jesus Christ is here. Hallelujah. Siya ang gagawa ng kaparaanan. He will make a way for you. There is a hope for you. There is a hope for everyone. Ang babaeng ito na nahuli sa pangangalo niya, siya ay isang makasalanan. Ang pangangalo niya ay karumal-dumal na kasalanan. Ito ay kasalanan laban sa Diyos, sa plano ng Diyos na itinakda niya from the very beginning. Nung lighain ng Diyos sina Adan at Eva, pinasimulan niya ang plano ng pag-aasawa. Isang babae, isang lalaki. Hindi lalaki-lalaki, hindi babae-babae. Babae at lalaki. Amen. Kaya malinaw na nagkasala ang babaeng ito sa kautusan ng Diyos. Pangalawa, ito ay kasalanan laban sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. At pangatlo, ito ay kasalanan laban sa lipunan. Dahil sinisira nito yung pinaka-structure ng community. Siya ay dinala sa harap ng maraming tao
Umani siya ng lantarang kahihiyan. Talagang hindi mo maaaring patawarin ang ginawa ng babaeng ito. Hindi mo kayang i-justify, hindi mo pwedeng ipaglaban, hindi mo pwedeng sabihin, okay lang, maliit na bagay lang yan. Hindi naman ito ganun kaseryoso. No! Mali talaga yung kanyang ginawa. Gayunpaman, kung ating papansinin, hindi naging makatarungan, unfair yung naging trato sa babaeng ito. Sapagkat ang adultery, by definition, ay nangangailangan ng dalawang tao para gawin ang kasalanan ito. So nasaan yung lalaki? Hindi ba't unfair? Dahil silang dalawa yung nagkamali. Bakit isa lang yung nadidiin? Bakit isa lang yung mapaparusahan? Bakit isa lang yung inaakusahan? Bakit isa lang yung papatayin? It's unfair, isn't it? Hallelujah. Now, hindi sinabi sa Biblia kung ano ang background ng babae, kung ano ang kanyang estado at kalagayan. Hindi rin sinabi kung ano ang nag-udyok sa kanya para gawin ang kasalanan ito ng pangangalo niya. Ang tanging binigyang pansin ay yung kanyang pagkakamali at yung pinsalang dulot nito. The message is this. Sin is very unfair. Papasakayin ka lang nito sa una, bibigyan ka ng konting kaligayahan, mag-offer sa'yo ng mga gandang bagay na sa tingin mo ay maganda sa iyong paningin. Subalit, iiwanan ka rin nito sa bandang huli. Ikaw mag-isa ang magsasuffer. At anuman ang iyong estado sa buhay, anuman ang iyong narating, anumang mabubuting nagawa mo noon, kapag ikaw ay nagkasala, ang lahat ng yan ay baliwala at ang tanging mapapansin sa iyo at ang tanging maiiwan sa isipan ng tao ay yung pagkakamaling nagawa mo. Furthermore, ang sabi ng Biblia, siya ay nahuli mismo sa akto. Paano nila nalaman na siya ay gumagawa ng kasalanan? Marahil mayroong sumasubaybay sa kanya na kung saan hindi naman dapat. Maaring napakibit sila ng CCTV kay Brother Jeff doon para siya ay makita. Paano nila alam na siya ay gumagawa ng kasalanan maliban na lamang kung ito ay isang patipong na kanilang pinaghandaan para siya ay mahuli? Sin is very unfair talaga. Kapag yung pinili na gumawa ng bagay na laban sa kalooban ng Diyos, hindi mo malalaman kung hanggang saan ang maaring idulot nito sa iyong buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na maliit na kasalanan lang ito. For sure, magiging maliit lang din ang pinsala nito. Yung pinaka-definasyon ng kasalanan ay ito ay paglabag sa kautusan ng Diyos. At kapag ikaw ay nasa labas ng kautusan ng Diyos, walang makapagsasabi kung hanggang saan pwede kang, kung anong pwedeng mangyari sa iyong buhay. At huwag mong asahan na magiging makatarungan ang pagtrato sa iyo pagkatapos mong gawin ang pagkakamaling ang maling desisyon. Yes, it is unfair. Hindi ito makatarungan, subalit lagi nating tatandaan na nakakaranas tayo ng magandong consequences dahil sa sarili nating kagagawan. At yung mga umaakusa sa kanya, yung kanyang mga accusers, hindi naman talaga nila balak tumulong sa babae, kundi talagang motibo nila ay manira. Ginagamit lang nila itong babae bilang pain para sa pansarili nilang layunin. Sila ay mga hypocrites. At ang kanilang pagiging hipokrito ay hindi nakatulong sa sitwasyon ng babae. Amen. Ang kasalanan ay may maraming kalakip na pinsala. Itong babae na nagkasala, dinala siya sa harap ng maraming tao at marahil ayaw niya na ng hustisya. For sure, ayaw niya ng manawagan sa batas dahil ang batas ay nagsasabi na nararapat kang mamatay. Yun ang nakasaad sa batas ni Moses. At kapag tayo ay nasa kalagayan ng babae na ito, no? Dito natin makikita kung paano tayo nabitag ng ating maling desisyon, maling kagustuhan, maling nais. There is no excuse.
Hindi pwedeng umapila sa batas sapagkat ang batas ay totoo. Ang kautosan ay tama. Kailangan itong ipatupad at nararapat nga naman siyang mamatay. Wala siyang lusot. But here comes Jesus. At ito ang kagandahan ng kwento. Jesus did not deny the truth of the law. Hindi niya itinatwa ang katotohanan ng kautusan. Hindi niya sinabi na mali ang batas. Hindi niya rin sinabi na ang pangangalo niya ay okay na. Hindi niya rin sinabi na total lahat naman tayo dito ay nagkasala. Sige. No. Siya ay nanindigan sa katotohanan na ang kasalanan ay mali. Na ang kasalanan ay may consequences. So tinanong nila si Jesus at sa halip na siya ay magbigay ng direktang sagot, "What sayest thou, Jesus?" Hindi siya sumagot ng direkta sa kanila, bagkos ang ginawa niya, yumukod siya at sinimulang magsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. And in Exodus chapter 31 verse 18, yung original na Ten Commandments were written by the finger of God. Kaya nung umaapela itong mga Pariseo sa sampung kautosan, sa halip na sumagot si Jesus ang kanyang ginawa, nagsulat siya sa lupa. At marahil, gusto niyang iparating in a symbolic way sa mga tao, kung alam niyo lang kung sino ako. Magiging maingat kayo sa inyong pag-apila. Ako ang siyang sumulat ng orihinal na sampung kautusan. Amen. Pumasok si Jesus sa senaryo ng may authority. Ako ang mayakda at kaya kong isulat ang anumang naisin kong isulat. Yung sampung kautusan na nasulat sa table of stone ay hindi na magbabago. Yes, that's right, that's correct. Oo, ang kautusan ay tama. Subalit ang aking habag, ang aking mercy ay mas higit kaysa sa kautusan. Ang grasya ng Diyos ay dumating at ang habag ng Panginoon ay higit na nangingibabaw kaysa sa kautusan at kanyang inalis anumang pinsala na nagawa sa paglabag sa kautusan. Isn't the Lord good? Mukhang hindi pa natin talaga natin nagsising itong story na to ah. Mukhang hindi pa natin na-realize talaga. Amen. Lord, help me to convince them. Wala siyang sinabi laban sa kautusan. Wala din siyang sinabi laban sa Roman government. Ang sinabi niya ay ganito. Okay. Ang sino mang walang kasalanan sa inyo, dumampot na ng pinakamalaking bato. At asintayin niyong mabuti yung babae, tirahin niyo na. Yun yung kanyang kondisyon. Kung wala kayong kasalanan, sige, batuin niyo na siya. At siya ay muling yumukong sa lupa at nagsulat. Subalit nang marinig ito ng mga scribe at mga Pariseo, ang sabi ng Biblia, they were convicted by their own conscience. Sapagkat alam nila na sa kanilang sarili, no, sila din ay nakakagawa ng paglabag sa kautusan ng Diyos. Amen. At sila daang-daang umalis, isa-isa sila, magmula sa pinakamatanda, ibinaba ang kanilang mga batong hawak at iniwan ang babae na nakatayo sa harap ni Jesus. At nang tumindig si Jesus, ay wala siyang nakita maliban sa babae. At that point, tinanong niya yung babae, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humahatol sa iyo? Sinabi niya, wala Ginoo. At sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo. Pumasok si Jesus sa senaryo bilang isang hukom. And as a judge, his judgment is not to condemn the woman, but he gave mercy. Mayroong pagpapatawad. So, kailangan natin itong maintindihan. No? He did not excuse sin, but he forgave sin.
Hindi niya binaliwala ang kasalanan, bagkos pinatawad niya ito. At mayroong pagkakaiba yun. No? Dahil kapag ka tayo, ikaw ay nagpatawad, kapag ikaw ay nakatanggap ng kapatawaran, ina-acknowledge mo na mayroong maling nagawa. Tinatanggap mo na mayroong paglabag sa kutusan. At walang sino man ang makakapasok sa langit hanggat hindi niya inaamin sa kanyang sarili na hindi siya makasalanan. Amen. Dahil kapag hanggat hindi mo inaamin na ikaw ang makasalanan, hindi ka magpapakumbaba sa Diyos. Amen. Kung kaya't ang pagpapatawad ay hindi pagbaliwala sa kasalanan na para bang walang nangyari. Ang pagpapatawad, forgiveness ay nangangahulugan na ang kasalanan ay seryosong bagay. Subalit yung kabayaran ay nailipat mula doon sa taong nagkasala papunta doon sa walang salang partido. At yun ang tinupad ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa akin, para sa iyo, para doon sa babaeng nangangalunya. Hindi niya binaliwala ang kasalanan, pinatawad niya ito sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At kinansel niya yung mga consequences na dulot ng kasalanan. The Bible says, there is none righteous, no, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay nagkulang sa Diyos, and the penalty for that sin is death. Yan ang nakasulat sa batas ng Diyos. Hallelujah! Wala tayong magagawa doon sapagkat ang batas ay totoo. Ang batas ay tama. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. I deserve punishment. I deserve judgment. I deserve penalty. I deserve death. Subalit salamat sa pangalawang pagkakataon na binigay ng Diyos para sa akin at para sa bawat isa. Salamat sa kanyang habag, sa kanyang dakilang pag-ibig. Oh, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him. For God so loved the world, sadyang mahal ng Diyos ang sangkatauhan, that whosoever believeth on Him, that whosoever repent of their sin, that whosoever baptized in Jesus' name, that whosoever received the gift of the Holy Ghost shall not be punished. Hallelujah! Hallelujah! And they shall receive eternal life. Go and sin no more. In essence, sabi niya, binibigyan kita ng pangalawang pagkakataon, anak. Ngunit ito ay kailangan gawin natin sa isang mas mataas na layunin. Kailangan mo magsisisi sa iyong mga kasalanan at kailangan mo ng karanasan. You should have this experience na siyang magbabago sa iyong buhay. Amen. Nang sa ganon, ang iyong kinabukasan ay hindi na magiging katulad ng iyong nakaraan. Kailangan mo ng personal na relasyon sa Diyos. Kailangan mong magbago sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Amen. Hallelujah. All of us, lahat tayo, no? All of us is found guilty in the sight of God. Hindi natin pwedeng sabihin na I'm a good sinner. I only sin good sins. I only sin Christian sins. Hindi ako nangangalunya, hindi ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay. Meron lang akong pride, meron lang akong gossip, white lies, meron lang akong pagkikimkim, meron lang akong tampo-tampo. Alam mo yung mga katanggap-tanggap na kasalanan? Kapatid, hindi yan uubra sa harapan ng Diyos. Yes, lahat tayo ay nakagagawa ng maling desisyon at nararanasan natin ang seryosong epekto nito sa ating mga buhay. At marahil mas malaki pa yung ating inaakala na consequences, no? Marahil hindi ito makatarungan. Bisa nagagawa tayo ng maling bagay at parang nag-iisa na lang tayo sa mundo. Yung ating mga in-expect na supposed to be tutulong sa atin, wala. No? At kung minsan nagiging unfair yung pagtrato ng mga tao sa iyo dahil sa mga nagawa mong mali. Subalit huwag kang maapektuhan sa mga negatibo nilang reaksyon. Others may condemn us. Sabihin ng iba na tayo ay makasalanan, na hindi ka karapat-dapat. Subalit ang habag ng Diyos. Hallelujah. Ang pagpapatawad ng Diyos ay laging nakalaan
para sa mga taong handang lumapit sa Kanya. On the other hand, kung sa tingin naman natin ay nasusunod natin ang lahat ng pamantayan ng Diyos, that's good. How nice. Yun naman ang dapat, ipagpatuloy mo yan. Subalit kung mayroon tayong matagpuan na mga kapatid na nakagawa ng mga pagkakamali, naway huwag nating tularan ang mga iskriba at pariseyo na sa tuwing may makikita silang kapwa nila Hudyo na nakagawa ng kasalanan, ay humahawak kaagad ng bato. Amen. Binabato ng chismis, binabato ng discrimination, binabato ng panlalait, binabato ng galit. Huwag sanang ganon. Sapagkat down na nga si kapatid. Hindi natin alam na pinipilit na lang niyang hihilain yung kanyang paa para dumalo sa gawain. Hindi natin alam yung depression or struggles na kanyang pinagdaraanan. So instead na bato yung nasa ating kamay, ay gayahin natin si Jesus na nakabukas ang kanyang palad na handang tumulong. Halika kapatid, manalangin tayo. Halika kapatid, may problema ka man, tutulungan ka ng Panginoon. Hallelujah! Sa ating mga bisita, mga observers, no? Ang Diyos ay handang magbigay ng kapatawaran sa bawat isa, sa ating mga members, long-time members, no? Lumapit lamang tayo sa Kanya. Amen. At sa ating mga kapwa naman na nanampalataya na pinatawad na para sa isang mas mataas na layunin, patuloy nating gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. At i-take natin yung chance na ito. Itong God of a second chance. Actually, yung God of the second chances dapat. Hindi lang chance, kundi chances. Pagkat ilang beses tayong nagkakamali na darapa. At ilang beses tayong humihingi ng second chance sa Panginoon. Amen. At ang second chance na ito ay hindi lang one-time experience. Dahil nariyan ang katangian ng Diyos, yung kanyang character. He is the unlimited God. At unlimited din yung second chance na pwede niyang ibigay sa iyo. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Go and sin no more.